nakakapagod. Pagkatapos ng trabaho mamaya, may i-unbox tayo, okay? Okay, kakatapos ko lang po maglinis ng aking dapat linisin. So, ngayon po, mag-unbox po tayo ng hindi ko pong item po. Hindi ko lang po ma-remember sa Lazada o sa Shopee. It's the Boya BYMM1. And before po tayo mag-start, ito muna. Ito na po yung ating item na nabili. It's a Boya BYMM1. It's Universal Cardioid Microphone. Cardioid Microphone. Oh my God! Wow! Ito po, hindi ko mapunaw sa mga. It's compatible po siya sa smartphone, tablets, DSLR camera, consumer, camcorder, at audio recorder. So, yun po ang mga compatible sa kanya. So, makikita naman natin dito, no? Sa baba na compatible po siya sa laptop, tablet, cellphone, camcorder, at saka camera. So, bubuksan na po natin ang ating camera. Ay, camera. Okay. Boya microphone po. So, ito po yung packaging niya. Yun. Yun, ito na po, para pong laman. So first, ang makita po natin is itong user guide. Ito po yung mga guides na susundin natin kung paano siya gamitin. So ito po yun. Next po, it's ang warranty card. So ito po yung warranty card. Yan. Meron ding, tawag nito, ito po yung mic holder o holder po ng microphone. Meron po siyang dalawang klaseng wire na ginagamit. It's ang una po ito, it's para po ito sa camera. So kung meron po kayong DSLR, ito po yung gagamitin natin na wire. Ang next is ang wire para sa smartphone. So ito po, dito po sinasalpak yung sa smartphone. Ito naman, sinasaksak po ito sa Boya microphone po. Ito na po yung Boya microphone with dead cat. So itong dead cat, ito yung nagsasala ng mga background noises. Kumbaga, kung meron pong noise cancellation, itong Boya naman meron siyang dead cat na ang function is noise cancellation din. So ito yung sumasala sa mga background noises. At ito yung Boya microphone mismo. Ang huling laman is ang pouch ng Boya BYMM. Meron siyang branding din na Boya. So makikita natin dyan yung, so maganda, leather pouch po siya. So masarap kawakawakan. Ito naman, so ito po yung itsura ng dalawa. So dito sa dead cat, meron siyang parang rubber dito. Ito po, meron siyang rubber. So ito po yung nagsisecure o nabaga, ito po yung dahilan kung bakit hindi basta-basta mahuhulog dito sa Boya microphone. So ang Boya microphone naman, meron din siyang Boya branding dito na side, sa huling side. Basta ito po, meron pong Boya branding dito. Ayan. So sa pagkakabit naman ito, ganito lang. Yun.
Yung screen na siya. Hindi na siya basa-basa ma, puhulog. So ito, ginagamit ko ito para ikabit sa mga DSLR or mga cameras. Ito po. So, i-coconnect muna natin ito pa bago natin i-gamitin. Ganito po. Ayun. So, secure na yun. Secure na po siya. So, pwede natin gamitin. So, meron akong camera dito. I-try natin i-mount ito sa camera. Ito yun. So, makikita natin dito sa camera. Dito po, nilalagay itong holder po ng ating Boya BY-MM1. So, ganito po yan. Ganito po yan. So, isasaksak lang natin dito. Ayan. So, pag maganito na, itong, nakikita mo ba ito? Okay, pihikin natin pa ba hanggang sa mag-lock na siya. Yun. Pag matigas na, so, ibig sabihin, okay na yung secure na yun. So, pwede natin gamitin itong Boya BY-MM1. Ito, ikakabit lang natin itong kuha ito sa mic ng ating camera. So, ito po yung magiging itsura niya. Okay. So, ito na po yung setup kung sa camera po tayo. So, mamamaya-maya, magte-test tayo ng sound quality nitong Boya BY-MM1. So, sa mga microphone naman, meron pong tatlong types o common types po ng microphone. So, ang una is ang omnidirectional. Pangalawa, it's 8 figure o figure 8 at saka itong cardioid. Ito po yun. Hindi ko lang ma-pronounce masyado. So, ang omnidirectional naman is lahat ng angulo is napipick up niya yung tunog. So, dito sa likod, sa gilid, sa magkabilang gilid, sa harap, napipick up po ng omnidirectional. Figure 8 naman or 8 figure is itong ang mapipick up ng sounds ng microphone na yon is itong likod at saka harapan. Itong cardioid naman is parang heart shape yung napipick up niya. So, ibig sabihin, dito sa kabila, sa harap, is napipick up niya po yung mga tunog. So, pero ang likod, hindi po niya napipick up. So, yun po ang cardioid. Ito pong Boya mic. Ito po. So, nabili ko po ito sa Lazada worth 890 pesos. Yun, 890 pesos po yung worth nitong Boya BY-MM1. Hindi lang po sure kung saan store yun. So, maglalagay na lang po ako ng screenshot po ng nabilhan. Makita ninyo kung saan ko nabili at sa kung saan store po siya nabili. Worth 890 pesos lang po ata ito. Yun. Mamaya, mag-test po tayo ng sound nito after po nito. Okay. Okay, ito na po yung sound quality po ng Boya BY-MM1. Comment na lang po kayo kung ano po yung mga napapansin po ninyong kaibahan. No, kanina wala po tayong gamit na microphone. Itong built-in microphone lang po ng ating cellphone na Pocophone F1. So, sound check. Ito po yung sound quality po niya. So, bakit po ako bumili nito? Para po siguro sa sound quality po. So, mas maganda po kasi na maganda yung sound quality mo kasi para mas malinaw po, para clear po yung mga sinasabi ko sa harapan ng camera. So, yun po ang isang dahilan kung bakit bumili po ako nito. At saka, kung tatanong nyo kung sulit ba? Sulit po. So, for me, ito po yung pwede kong ma-suggest sa inyo na gamitin po ninyo kasi sulit na sulit po ang quality ng sounds at saka malinaw po. So, sa pag-start po ng ating video kanina, wala po yung built-in microphone lang po ang gamit ko. So, ito po yung sound quality po ng ating Boya BY-MM1. May napulot po kayo ngayon sa ating video and I hope na mag-subscribe kayo. Click ang notification bell button para updated po kayo sa aking video na ina-upload po. At saka comment na lang and leave us a thumbs up. So yun po. Salamat.